Hello, Shimon Hamami Jones. Hi. Welcome back to our channel. For today's vlog, isa-share po namin ni Baby ang kanyang ear piercing. Ayan, meron na po siyang hikaw. And ano po yung mga tips and aftercare na ginawa namin during the process at syempre pagkatapos po niyang mahikawan. Kung ikaw po ay first time mom and my baby girl, samahan niyo po kaming tapusin tong video na to. And please watch, like, share, and subscribe para maging updated ka po sa mga next vlogs namin. Aking baby. Ayan. Talagang-talaga na yung baby girl ko ah. Actually, 9 months na po siya nung nagpahikaw si baby. Medyo late na nga po, pero okay lang naman dahil finally natapos rin naman. Ayan, naglalaro na siya. Makulit po talaga to eh. So, isi-share ko lang po sa inyo kung ano po ba yung mga dapat nyong gawin bago nyo po pahikawan si baby. So, ayan mga mamis, pinatulog ko muna si baby. Naantok na pala kaya makulit. And kagaya nga ng sinabi ko, 9 months na po si baby nung pinahikawan ko siya. Pero ano po ba talaga yung right age or tamang edad nila or buwan para mahikawan na? Actually, yung ibang mommies, newborn pa lang si baby nila, pinapahikaw na para daw mas less yung pain, hindi maramdaman nung newborn. Pero yung ibang mommy naman po kasi, more than 4 months daw po. Pero depende pa rin naman po sa inyo yan dahil kanya-kanya po tayo na choices. And ako nga po, inintay ko po talaga siyang mag 9 months. Actually, after 1 year na lang sana para hindi po niya magalaw or baby pa naman siya. Kaso, sinasabi po ni hubby na pahikawan na raw po namin para naman talagang ma-feel niya na girl-alush ang aming baby girl. At saka syempre, papaganda rin po kay baby talaga yan, di ba? Ang ganda naman ng hikaw ng baby. Tingin nga! Wow! Dalaga na siya. And kapag 4 months na po kasi siya, kumpleto na po yung bakuna nung kanyang anti-tetanus. So, hinintay ko rin po yun para po iwas infection po kung sakali mang may mangyari sa kanyang tenga, nagkaroon ng infection, at least meron pong vaccine si baby against tetanus. So, ayun nga po, 9 months ko siya talagang pinabakunahan. And medyo naaawa po talaga ako sa kanya. Grabe po yung iyak ng baby ko kasi nga, medyo matigas na po or makunat na yung kanyang earlobes. Kaya sobrang sakit po. Hindi po kasi yung baril yung pinangbutas sa kanya. Eh, talagang yung natural po or yung tinutusok. Wow! Tingnan mo siya mo. Oh, mahihikaw ka na. Opo, gagaling ka din. Tawa si, Kuya Gian. Pero bago po kayo magpabutas, dapat po i-consult nyo yung pidyan nyo or yung mga sa health center, sila midwife. So, kami po, sa health center po kami nagpa-ear pierce kay baby. And binigyan po kami ng ganitong hikaw, yung certified sterile. Ayan. Para in case na maikabit na siya, naka-sterile na po yan, anti-tetano na po. And hindi nyo na po kailangan lagyan ng kung ano-ano dahil naka-sterilize na po yan. And dapat hindi po siya opened pag ikakabit kay baby yan. Pinaka-safe po na hikaw ni baby ay yung mga anti mga certified sterile. Ayan na po. So, yun nga po yung kinabit sa baby ko. And bago nyo po siya dalhin, siguraduhin nyo pong napakain nyo na si baby. Tapos, okay yung diapers niya. Yung talagang comfortable po siya para hindi po siya irritated. At kasi, mas lalo pa siyang may irita kapag nasaktan na po siya or binutas na yung kanyang ears. Ayan, kapag pinierce na nila. So, as for my baby, sa paghahawak daw po, dapat hindi siya magalaw. So, kailangan hawakan mabuting ulo. Pero since sabi ng midwife, sila na lang daw po ang bahala. Kaya yung mga health workers po yung nagbuhat kay baby. And pinalabas po kami sa may door or dun sa room po ng midwife para daw po hindi siya lalong umiyak kapag nakikita niya yung kanyang mommy and daddy. Kasama ko po actually si daddy ko saka mga pinsan po ni baby una, lalo na yung kuya Gian niya, kalaro niya, saka yung newborn po na anak din po ng kapatid ni daddy. Ayan, kasama yung mga pinsan niyang pumunta sa health center. Ah! Ah!
ha. Oh, matingin nga. Wow, ang ganda. Pero hindi po namin siya pinanood. Naririnig lang namin yung iyak niya. Grabe yung iyak ni baby kasi binutas po talaga ng natural na karayom. Hindi ko na po nakita kung paano, pero ang sabi ni midwife, hindi daw po baril. So naririnig lang po nila yung iyak ng baby. Pati po ako, awang-awa po ako sa baby ko that time. Pero nung inopen na po yung door at nakita na niya ako, kumalma na po yung baby ko. Yung grabing iyak niya, first time ko po siyang narinig ng tuloy-tuloy, dire-diretsong parang sobrang sakit talaga nung na-experience ni baby ko. Kaya naman, kinuha ko agad si baby. So yan, kinarga ko siya. Nabawasan po yung kanyang yung pagkakaroon ng sakit or yung pressure under her ears. And medyo gumalaw po daw si baby kaya dumudugo yung ears niya. Pero nilagyan naman nila ng alcohol para hindi ma-infect. So ayun na nga. Hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, medyo kalmado na si baby. Wow! Tingnan mo! Oh, kaganda-ganda mo! Oh, tara na! Wow! May hihikaw na yung baby ko! Ah. Ang ganda-ganda ng baby! Tara na! Tapos na! Bago niyo po siya pahikawan dahil may dala kayong toys niya, or ako po, ang pinahawa ko kay baby ay pagkain, yung kanyang favorite na cheese wafer. Dala-dala po ni baby habang hinihikawan siya. And then yun, pinakalma ko na po siya. Pagka-uwi namin, yan, breastfeed ko po siya. Nakakatulong po talaga yun para pakalmahin ang ating mga babies habang umiiyak. So yun, kailangan maramdaman nila na kinocomfort natin sila. And of course, pinainom ko siya ng favorite drinks niya, yan. Pero pinatikim ko lang siya ng Chucky para lang talaga kumalma yung baby ko. Kasi feel na feel ko yung pain na na-experience niya eh. Sino ba namang di masasaktan, di ba? Kahit nga yung mga adult. So yun yung mga dapat nyo pong isipin or tandaan bago po kayo magpa-ear pierce. Dapat po ay sterile yung kanyang gagamiting earrings. And then, ayun nga, dapat comfort nyo po si baby, bigyan nyo siya ng toys or mga pagkain niya habang during the process ng piercing. And syempre, dapat pakalmahin nyo si baby. Nakakatulong po yung breast milk ni mami. Ayan, yung bonding yung dalawa. Syempre, patawanin nyo po siya para mainda yung sakit. And as per advice ni midwife, huwag ko na daw pong lagyan ng kung ano-anong ointments, alcohol muna kasi sterile naman na po yung ginamit sa kanya. So, yung aftercare naman po, dapat hintayin nyo pong matapos yung 6 weeks. Yun yung talagang nag-heal na yung kanyang sugat or yung butas niya. And pwede nyo na pong iba-ibahan yung kanyang earrings, ibang design, colors. Pero hanggat di po natatapos yung process of 6 weeks na healing, huwag nyo pong papalitan, huwag nyo tatanggalin. But pwede nyo po siyang linisan after bath. Lagyan nyo daw po ng mga, for example, betadine kung nagkaroon po ng infection. Pero kung wag nyo na lang pong gagalawin kung wala namang paglurugo or okay naman siya. Pero igalaw nyo po twice po per day para hindi magdikit or ma-stuck yung skin sa kanyang earrings. Galaw-galaw nyo lang po, ayan, para hindi po talaga dumikit, diba? So, ayun nga, lagi nyo pong check kung may namuong dugo, may nana, saka po kayo mag-consult sa pedia para sa kanyang medication in case na may infection. Pero kapag sterile naman po yung ginamit, iwas infect po yun. So, ayun. And after din po palang ma-pierce ni baby, niresetahan siya nung midwife or binigyan kami ng paracetamol and makakatulong po yun para matanggal yung pain or maiwasan niya. And yun nga, mga mamis, pagkatapos po one day pa lang, okay naman po siya, parang normal nga po eh. Iwasan nyo lang po magalaw niya, mahawakan niya, lagi nyo i-check. And huwag nyo po siyang iwang mag-isa, baka mahigaan niya sa pagtulog, ganyan. Better check nyo po siya lagi para hindi po niya magalaw-galaw hanggang gumaling po. So ayan nga mga mamis, mahikaw na po si baby. And excited rin po ba kayong mahikawan ng inyong mga baby girls? Hanggang dyan na lang po. Thanks for watching.